So what's up? Magandang hapon! Welcome back to my channel mga lads! Ayan, tapos tayong office hours namin. So, let's go for the topic for today! So, magandang balita na naman tayo. Bago natin simulan yung topic natin for today guys, is mag-iwan lang ako ng magandang mensahe sa inyo. Our topic for today is napakamagandang balita talaga guys. Dahil nag-meeting yung management ng Tok-Tok about sa mga problem and concern ng mga nararanasan ng operators, riders, NCS natin na nakaraang mga araw. So, lahat yun may sagot na. So, and our topic for today is kopya natin. It's about sa auto-clicker and pick-up location na sobrang lalayo sa area. So yun yung main topic natin was marapit ang pag-uusapan at idadagdag sa topic natin world. So bago tayo magsimula, don't forget to subscribe my channel and support. And please hit the bell button na rin para tuloy-tuloy ang paggawa natin ng mga gantong video. So intro tayo! So bago natin simulan yung topic natin for today is shout out for today tayo ngayon lads. For today yung natin, words natin ngayon. Shout out tayo. So shout out kay Jun Rayman Laran, Pineda Eco, Ano RM Merato, Taguig City, and Ruel Canita Tauro, JP Barona Operator Rider, and Miko Tablan. Winning Straight Tuktok Group, shout out sa'yo. And Dan Mandar, shout out kay Miss Sonia. And shout out din kay Ramil Segera and sa wife niyang si Dimple. Minerva Kiala Pio, shout out. Amy Guzman, shout out po. Yan, isa po sa mga operator na gumagawa ng promoting para makilala si Tok-Tok. Shout out kay Miss Ivy. And si Kelvin Lagota, shout out po kay Sir Kelvin. Si Sir Kelvin is creator ng GC na scammer alert para maiwasan ng mga riders na ma-scam. Para masabihan sila ng mga operator nila. Good job po sir and thank you sa promoting. And promote ko rin pala yung channel ni Kelvin. Ito po. Subscribe po kayo. And shout out kay Jomar Malacos, rider natin. Shout out kay Brian, June Brian Marmonejo. So, shout out sa iyo. And shout out sa tropa ko si Miguel Love TV. Yan, sa vlogger. Vlogger din po yan ng biker.ph. So, subscribe po kayo dyan. And kay Denso, pamangkin ni Ma'am Shea. Pamangkin ni Ma'am Shea, yung channel niya. Parang gaming section ata yan. So, eto. Support din yan guys. So that is for today. Our shout out. So shout out for all riders and all operators natin dyan. Okay. So simulan na natin itong topic natin for today guys. So yan. About sa mga auto-clicker guys yan. Meron tayong good news dyan guys. So ito galing na to sa mismong management ng Tok-Tok is tinatrabaho na nila yung paglilinis ng mga gumagamit ng auto-clicker guys yan. Legit na yan, legit na info yan. And sa pick-up location yan, bakit nga ba sobrang layo ng mga pick-up location sa Tok-Tok? Dapat talaga is ano lang 2 km radius lang pero sa Tok-Tok is 50
50 kilometers per radius yung nasasakop niya. So, sobrang wow, di ba? So, yun, about dyan is tinatrabaho na rin din ng staff yan. So, ang sabi ng taga-management dyan is ang tulog na lang po is maayos na yung apnea, tok-tok. Good, di ba? So, don't worry mga riders na nagre-reklamo na sobrang lalayo ng pick-up. And sa mismong rider, siguro mga 15 to 30 minutes ang tinatakbo bago ma-pick-up yung delivery. So, yun nga naman. Sayang nga naman sa gas. Tapos, medyo mababa pa yung per ni Tok-Tok kasi nga nagsisimula pa lang tayo. So, don't worry guys. Malapit na. Ilang tulog na lang daw sabi ng Tok-Tok management. So, yun guys. Diba, astig, diba? So, present tayo sa top question for today natin. Sa mga supporter natin and nanonood ng mga videos natin sa channel natin. So, pilipilitong question na to guys. Meron tayong 5 question. Hi, Sir Pender. So, shoutout sa Sir Pender. Nagtanong sa akin na, Sir, kung paano ba lumipat as, ano siya, direct siya eh. Paano daw siya lilipat sa operator? Pwede ba yun? Sabi niya sa akin. So, Sir, pwede po yun. Kaso nga lang, hindi ganun kabilis yung process ng paglipat direct to operator. Siguro mga 30 days, working days bago ma-process yung paglipat. Pero, kung na-process naman yung paglipat mo, pwede ka pa rin bumiyahe as direct habang hindi pa na-approve yung paglipat mo sa operator. So, yun ang sagot sa tanong ni Sir. And number 2, ito magandang tanong to. Pag nag-cancel po ba si rider ng booking, ay mababawasan pa rin ba ang rider credit wallet niya? Ito, hindi ito masyadong magandang ano sa halimbawa ito sa mga rider yung pagka-cancel. Kasi pinick up mo, sobrang gahaman ka sa booking. Kahit hindi mo na kaya i-deliver, pinick up mo pa rin. Dapat ka na ng gabi, tinamad ka na, tapos nag-aantay si customer na ma-deliver ang item or ma-pick up. Tapos kinancel mo lang ng walang pasabi or dahilan. Or nagpaalam ka naman na hindi mo na ma-deliver or ma-pick up yung item. So, dahil pinag-antay mo yung CS, dahil nga may dinideliver ka pa, not good pa rin. Pero sagot dun sa tanong ng isang rider na to is, yes po, hindi po mababawasan ang credit ng rider pag kinancel niya. Pero, pag tinuloy-tuloy mo yung pag-cancel ng bookings, 1, 3, or 5, pwedeng-pwede kang ma-block or mawala yung account mo sa Tok-Tok. So, pag alam nyo hindi nyo kaya deliver guys, huwag nyo na kunin. Or, magpaalam kayo na maaga, bago nyo pick-upin, na ika-cancel ko po dahil ganyan-ganyan. Kausapin nyo yung CS para hindi kayo i-report or hindi masira yung image ng Tok-Tok sa mga clients natin. So, yun yung sagot doon. And then, proceed tayo sa number 3. Sino, eh? Yan. Ito naman is kabalik tara ng number 2. Kunwari, pinick up mo yung, answer sa tanong mo tayo. Kinancel ni CS yung booking pero nandun ka na sa area, sa pick-up location. So, may bayad po ba yun? Actually, sa ibang courier, ganyan. Pag nasa pick-up location ka na, is, tapos kinancel niya yung booking na talagang nandun ka na personally, pwede mo siyang singilin ng kalahati sa pair na booking niya. Kunyari, may nag-book siya, tapos fair niya is 150. Pwede mo siyang singilin ng 75 pesos. Dahil naman, syempre, yung effort at pagod mo sa pagpunta sa pick-up location, lalo na kung malayo, is nakakahinayang.
So, sa tanong na to is hindi ko pa kaya sagutin yan kasi wala to sa orientation ng mga rider. Pero siguro naman, pwede mo naman sigurong singilin pero hindi na kasama sa tok-tok yun. Pwede mo siyang pakasama naman. Nandito na po kasi ako, sayang po yung gas ko eh. Siguro ganun, pwede siguro. Para hindi na masayang yung pagod nyo. So yun lang ang sagot doon. And pusto tayo sa number 4. Ito maganda tanong to. Bakit mura or mas mababa ang fare ni tok-tok kaysa sa iba? Sa ibang delivery services. Yun, sasagutin natin ito ng malupit. Kaya ano to eh, kay Pineda Eco, nabasa ko to sa post niya. And gusto ko i-share sa inyo guys. Shoutout ulit kay Sir Pineda Eco. So napakaganda ng ano niya, motivation and pinaliwanag niya halos sa post niya. Siguro na dead ma lang, natabunan. Mamaya ipin up ko yon para makita ng iba. So ang sagot natin doon guys is, dahil nagpapakilala pa lang si Tok-tok and marketing strategy niya yun para makilala ni Tok-tok. Kasi nga hindi pa po sila pwede makapagsibayan sa mga ibang delivery services dahil bago pa nga lang. Bago pa lang. Ah, shout out kay Hamdang dyan. Hindi pa nag-out. So, yun, bago pa lang. And dahil di pa nila nakukuha yung trust ng mga customer, lalo na hindi pa nila gamay yung application natin and marami pang hindi masyadong gumagamit kasi nga bago lang. So yun, kaya guys, habaan nyo lang yung pasyensya nyo or habaan nyo yung PC nyo dahil pag tumagal talaga to, I'm sure talaga makikilala. Sampan daming ads ni TokTok, posibleng hindi. Nasa TV na nga tayo, di ba? Nasa TV na si Tok-tok. I mean, customer na lang ang inaantay natin. Settle na nga yung mga operators. Sobrang dami na natin and riders. So, siguro, promote Tok-tok na lang everyone. Para makilala talaga. Tulungan na lang natin i-promote ang Tok-tok. Dahil, kaagatin talaga ito ng mga CSK. Sobrang mura ng... Siguro, kung kaya niyo ipagsabayan, yun, para sa mga riders natin and operators. Siguro, naka-plano rin yan. I-plano rin si management dyan. So, for the operators tayo, so, kailangan natin habaan ng tali at palagi nyo pong dadagdagan ng motivation ng mga riders nyo, guys. Dahil, hindi lang po riders natin yan sa mga operators natin dyan. And, sila po ang source of income natin and partner talaga. Kasi kung wala kang rider guys, ano na lang, tenga, di ba? So yun, alagaan nyo lang po yung rider nyo and lagi nyo ipid ng mga motivation words. Lagi nyo paalalahanan, mag-ingat or ganyan. So yun. Puro sa'yo. So, mag-share ako bago natin tapusin itong video na to is mag-share ako ng isang motivational word para sa lahat. Lahat ng rider, hindi man tok-tok, lahat ng operator, lahat na nagbi-business, nagsisimula. Meron ako share sa inyo. There is no elevator to succeed. And you have to take the stairs. Yun nga, by step. Hindi agad-agad nagbo-boom or lumalago ang isang business without failure, guys. Kailangan yung dumaan talaga sa dahan-dahang proseso para makapa or makita natin yung pinaghihirapan natin. So, that's it for today. Sana nagustuhan niyo yung video natin, mga pups, mga operators natin dyan. So, titingnan natin kung meron pa tayong hindi nabasa dito.
So yun. Isang paalala lang for Rosie, open channel po. Lagi niyong tatandaan na nasa likod niyo lang si God sa mga lahat ng decision niyo. And lagi niyong sasamahan ng dasal para hindi kayo panghinaan ng loob sa bawat ano, sa bawat decision na ginagawa niyo. So yun. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel and hit na rin, hit the bell button. Ping, ganun. So thank you. This is Rose Jovel. Bye.